More details on that we have now on the line, Interior Minister Nagib Sinarimbo of Bangsamoro Region. Sir, good afternoon. How's the situation there? Sir Nagib, kamusta po ang sitwasyon natin dyan? Magandang hapon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Nakasimula naman ho yung botohan. Dito sa Cotabato City, may mga delays lang doon sa pag-release ng mga election paraphernalia, lalo na doon sa mga barangays na identified na malakas yung opposition, yung partido ng MILF. So merong concerted effort na i-delay yung release noon para medyo hindi mabuo yung boto ng mga tao. Hanggang sa ngayon, actually, may problema tayo doon sa control ng military. Under task force ko tawato kay Colonel Rustia na binablock nila yung gate at pinapabagal nila yung pagpasok ng mga butante. Doon sa mga barangay sa tiskwelahan na alam ng incumbent mayor na malakas yung opposition. Sa Maguindanao, nagsisimula sila pero meron ng mga violence dito sa Maguindanao. May mga namatay na sa Buluan, may mga granadang sumabog dito sa mga ibang munisipyo. Sir, confirm lamang po namin, may nang ratrat sa isang polling precinct. Tama ho ba yun? Meron talagang nabaril na mga tao sa presinto sa Buluan. Ito yung mga kapartido ni Toto Mangundadato. Yun po ang tinamaan. Kasi po sa initial report po namin, Sir Nagib, ay tatlo ang napatay. Yes. Tama yun. So may violence talaga na nangyayari. Ang pinakamalaking problema natin dito ay una yung mga barangay officials na actively nakikialam doon sa eleksyon, lalo na dito sa Maguindanao. Talagang yung incumbent na governor, ginagamit niya yung mga officials ng barangay para isulong yung kandidatura. Pangalawang problema natin, yung instruments ng state na supposedly maging neutral at mag-secure nung eleksyon natin, kadalasan nagagamit sila ng mga politiko na makabenepisyo sila doon sa paggamit. Gaya nitong nangyayari sa Cotabato City kung saan yung task force Cotabato na dineploy rito, talagang leaning towards the mayor. At ang ginagawa nila, binablock nila yung entry ng mga tao doon sa mga polling places. Ito, nagpapabagal doon sa eleksyon, maliban doon sa late nang dineliver yung mga election paraphernalia. Hindi ho ba ang inyo pong lugar ay nasa areas of concern ng COMELEC? So dapat ho talagang may nakadeploy dyan, like ang ating kapulisan, na talagang makakasiguro na maayos po and peaceful na maisagawa ang eleksyon. Yun nga ho ang problema natin. So may mga areas of concern na dineclare. Meron ding mga areas na hindi naman na-declare pero in reality ay mainit. Pero generally, ang problema ho talaga dito yung pandaraya. Dito sa Sultan Kudarat halimbawa, merong nangyayaring kinokontrol ng mga conspiracy ng barangay kapitan, mga teachers na hawak ng mayor, yung presinto, kaya binoboto na nila, hindi pa man nakakapasok yung mga tao. All right. Thank you and keep safe, Interior Minister Nagib Sinarimbo of Bangsamoro Region, giving us details about a shooting incident in Maguindanao where three has been confirmed wounded. Okay, all right.